Central, Middle East at Europe Edition. Ako po si Henry Omaga Diaz. Ako naman po si Zen Hernandez. At namin sa inyo ang kinakabayinit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa gitnang silangan at Europa. Narito ang ulo ng mga balita. Dalawang opisyal ng POEA inalis sa pwesto, kaugnay ng umano'y korupsyon at illegal na mga aktibidad. Kasambahay sa Jeddah, di kinayang maglinis ng limang palapag na bahay. Nagkasakit at gusto nang umuwi. Kasunduan ng UN sa Germany, tutulungan ng malalaking bansa ang maiinit na bansa sa pagbutas ng climate change hanggang 2020. Pinoy medical professionals sa Kuwait nagsama-sama sa Sports Fest. Pinoy, dating kitchen helper, executive chef na at part owner pa ng sikat na Japanese restaurant chain sa Italy. At silipin, The Snowman na hango sa best-selling novel mapapanood na. Ang tsansa na mabawasan ang nararanasang init at peligrosong epekto ng climate change sa mundo. Ito ay matapos maglatag ng mga konkretong paraan at mga kung magtutulungan ang 195 bansa na lumahok sa United Nations 23rd Conference of the Parties o COP23 sa Germany. Mula sa Bonn, may balitang global si Ver Huison. Sa kanyang speech, nagbabala si Sen. Loren Legarda na kailangan nang may patupad ng Paris Agreement noong 2015 bago mahuli ang lahat. A window of opportunity on achieving a 1.5 degrees Celsius of the Paris Agreement is fast closing, and any delay will result in the irreversible. We are doing our part. Aniya, napaka-importante sa Pilipinas ang COP23 dahil isa ang bansa sa pinakamadaling maapektuhan ng pagbabago ng klima sabay ngusok sa punot dulo ng climate change. Unang-una sa mga bansa gaya ng Pilipinas na siyang madalas bisitahin ng mga bagyo at mga sakuna na hindi naman tayo ang nagsimula nito. Dulot yan sa malalaking bansa na naging industrialized at nabiktima ang mga bansa gaya ng Pilipinas. Ibinahagi ni Legarda na kahit mahirap, ginagawa ng Pilipinas ang parte nito sa napagkasunduan. We have mainstream climate and geotagging in our budgetary process. Bumuhos ang maraming hakbang at inisyatiba na gagawin ng iba't ibang bansa, NGOs at malalaking korporasyon para bawasan ang gas emissions at mapababa ang temperatura ng mundo. Ilan dito ay pag-recycle ng basurang plastik sa mga dagat, phase out ng coal energy at pagsugpo sa illegal logging. Pero may agam-agam sa pagpapatupad ito. Siyempre, after the Paris Agreement, nag-set sila ng targets. At ang aking understanding, to be able to reach those targets, ang dami-daming details to be threshed out. Right now, kasi wala pang masyadong detalye at clarity kung paano talaga i-implement ang Paris Agreement. Mapila ang Pilipinas ng tulong pinansyal at teknolohiya para agad makaahon sa mga kalabidad. Para ang ating bansa ay makakuha ng tulong pinansyal para magkaroon ng mga proyekto para makatulong sa mga mahihirap na naapektuhan ng pagbabago. Matapos ang dalawang ligong talakayan at konsultahan na pagkasunduan sa komperensya na tutulungan ng malalaking bansa ang maliliit na bansa katulad ng Pilipinas para maipatupad ang adhikaing mapababa ang klima hanggang 2020. Beu Ver, ABS-CBN News, Bonn.